Mga katanungan. Nananatili ang mga katanungan sa aking kaisipan. Bakit nga ba? Bakit nga ba nakakasalamuhan natin ang ibang nilalang sa mundong ating ginagalawan? Bago ko simulan ang kwento, ay dalangin ko sa Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas, at yakapin ang mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christi. Amen. Magandang araw o gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga masugid na tagapakinig. Magbabahagi tayo ng mga kwento ni Mama ngayon. Ang una ay karanasan ng kaibigan ng tiyahin ko na kapatid ni Mamang. At ang isa naman ay karanasan ng lola namin o nanay nila Mamang. Wala nang paligoy-ligoy pa, simulan na natin to. Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay karanasan sa aswang ng mag-asawang kaibigan ng tiyahin ko. Natawagin natin sa mga pangalang Nato at Rena. Pero bago ang lahat, pakinggan niyo muna ang kwentuhan namin ni Mamang. Abot na din na sa may kuwan. Sa interior niya. Inom na. Mamahin ko ang sa iyan. Babaw na sa iyong baho ah. Nandupag-lupag ng dako daw kahit ng pagkabaho. Nangyari ito sa lugar ng Pulumulok, South Cotabato. Matagal ng panahon ang nakalipas. Ayon sa aking mga magulang, noong unang panahon, napakatahimik daw ng bayan ng General Santos City papunta sa lugar ng Pulumulok. Kukonti pa lang ang naninirahan at napakadilim ng lugar dahil wala pa noong poste ng mga ilaw sa gilid ng daan. Napapaligiran din ng matataas na talahib at nagsisilakihang mga puno ng akasya. At ang mga tao raw sa lugar noon ay nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng bansa, partikular sa Visayas. Isa na nga rito ang mga lolo at lola ko sa mother at father side. At ayon sa kwento ng matatanda sa lugar, ang pinagmulan di umano ng mga aswang sa Mindanao ay sa lalawigan ng Visayas. Pero yan ay kwento-kwento lang naman. At yun na nga. Ang tiyahin ko ay may kaibigang mag-asawa na tagabayan ng Pulumulo. Kung paano niya ito naging kaibigan ay dahil iisang baryo lang sila nakatira. Yung mag-asawa, naglalako sila ng kung ano-anong paninda sa merkado ng Dajangas. At dahil malayo ito sa kanila sa Pulumulo, nangupahan ng bahay ang mag-asawa hindi kalayuan sa bahay ng tiyahin ko. Ang trabaho naman ni Tia Bebeng ay nagpapataya siya ng last 2-digit number noon. Minsan isang araw, nakasalubong ni Tia ang mag-asawa sa daan. Inalok niya ito ng last 2-digit number. At yun, tumaya naman sila. Doon nagsimula ang pagkakaibigan nila. Nang dahil sa magkaibigan na nga, nalaman ni Tia Bebeng na itong sinato pala, palakaibigan at mahilig sa alak. Yung tipong sinusundo niya talaga ang mga kaibigan nito para mag-inuman. Pero kahit ganun, mabait naman ang taong ito. Walang kaaway pero yun nga lang. Kung gumala kahit malalayong lugar ay talagang pumupunta siya. Palibhasa, may motor siya nung time na yon. Ayon kay Mamang, yung motor niya ay yung sinauna pa na malakas bumuga ng uso. Malakas ang tunog pero parang pagong kung tumakbo. Mula sa bayan ng Dajangas papuntang Pulumulok, inaabot daw siya minsan ng isang oras. E kung tutuusin, more or less nasa mga 15 to 20 minutes lang yan kung mumotorin sa panahon ngayon.
Well, siguro dahil yon sa mga motor dati. Mabagal talaga kung tumakbo. At dahil nangungupahan nga sila ng bahay sa Dajangas, katagalan nun, maraming naging kaibigan nitong sinato sa lugar. Bilang lang ang mga gabi na hindi ito nakainom. Hanggang isang madaling araw noon, nung time na yon, nasa bahay nila sila sa Pulumulok. Nagtaka si Rena noon kung bakit umuwi ang asawa niyang sinato na parang hindi lasing gayong nangangamoy alak ito tapos namumutla. Galing ito sa Dajangas at as usual galing nakipag-inuman sa mga kaibigan niya. Tinanong ito ni Rena. O Himala, hindi ka yata lasing pero amoy alak ka. Namumutla, anong nangyari sa'yo? Hindi ito sumagot at dumiretso sa kwarto. Nung nakahiga na sila, doon na ito nagkwento. Ewan ko kung maniniwala ka ba sa akin. O ba't naman hindi? Ano pala yun? Nahinabol ako ng aswang. Sumasabay lang sa motorsiklo ko, buti hindi ako na disgrasya. Ayon kay Nato, tama lang ang amats niya noon. Yung tipong nalasing pero kaya pang magmaneho ng motorsiklo. Binabaybay niya ang kahabaan ng daan mula Dajangas papunta sa bayan nila sa Pulumulok. Napakaaliwalas daw ng langit noon kaya napakaliwanag din ng buwan ng gabi na yon. Nung nadaanan na niya ang sementeryo, nakaramdam umano siya ng kakaiba. Yun bang bigla na lang tumayo ang balahibo sa batok ng walang dahilan. Although sementado na ang part ng daan na yon, pero sobrang dilim umano nito dahil walang ilaw. At sa bahaging yon, napakaraming malalaking puno ng akasya at nagsitaasang mga talahib sa gilid ng daan. Mula sa sementeryo ng Dajangas, papunta sa bayan ng Pulumulok dati, wala na umanong kahit ni isang bahay dyan at walang gaanong motorista. At habang nagmamaneho, napapansin niya raw na parang may anino ng kung anong hayop ang sumusunod sa kanya na parang palundag-lundag lang daw ito, palipat-lipat sa mga matataas na damo at kakahuyan. Nung una, binaliwala niya ito sa pag-aakalang namamalikmata lang siya dala ng medyo nalasing nga. Pero ilang minuto ang lumipas, nung marating na niya ang daan sakop ng Pulumulok, napansin niyang parang may malaking ibon ang bigla na lang dumaan sa taas sa may sinag ng buwan. Nakita niya kasi ang anino nito kaya napatingala umano siya dahil parang ang lawak naman ng pakpak ng nilalang na yon. Nung una, hindi niya ito nakita. Pero maya-maya lang noon, dumaan na naman itong nilalang. Sa puntong yon, kinabahan na si Nato dahil nakakaamoy na raw siya ng sobrang lansang amoy. Tiningala niya ulit ito at doon, halos sumiwalay ang espiritu niya sa daan sa sobrang takot. Napabulalas sa mga pangalan ng santos dahil ang inakalang ibon ay isa palang aswang. Halos hindi siya makapaniwala dahil wala umano sa bokabularyo niya ang mga ganoong bagay. Lumilipad sa may uluhan, sumasabay lang sa bilis ng takbo ng motorsiklo niya. Mura ng mura na umano si Nato noon. Dahil yung aswang, binababaan niya ang kanyang paglipad, pumapaitaas na naman na parabang pinaglalaruan siya nito. Ayon sa kanya, kung dadapo raw sa likod niya ang aswang at matatabunan siya ng pakpak, talagang hindi siya makikita. Ganon umano kalawak ang mga pakpak ng aswang na ito. Napayuko na lamang siya noon na halos nakadapa na habang nagmamaneho. Sobra ang pag-aalala niya na baka madagit daw siya ng aswang. Yung motorsiklo, kahit anong piga niya raw sa silinyador nito, kahit anong pagpapatuli ng takbo, yung aswang nasa taas pa rin daw ito. Hindi naiiwan at paakyat at pababa lang ang ginagawa nito. Ewan ko lang kung matulin ba talaga yung motor niya. Baka kasi panahon din ng hapon ginawa.
At habang nakayuko sa tindi ng nerbiyos, kinakausap na niya ang motorsiklo. Diyos ko, Toro, sana huwag kang magbisyo. Huwag kang matumba, kundi patay tayo. Hanggang sa makarating siya malapit na sa bayan ng Pulumulo. Doon na umano lumiko ang aswang at dumiretso patungo sa malawak na kakahuyan. Sobra ang pasasalamat niya noon dahil hindi siya dinagit ng aswang at nakauwi pa siya sa kanila ng buhay. Dahil sa karanasan niyang yon, tuluyang nagbago ang paniniwala niya sa mga aswang na akala niya nung una kwento-kwento lang. Simula noon, naging madalang na lang ang pagkamagala ni Nato. Pakikipag-inuman sa malalayong lugar, lalong-lalo na sa gabi. Naayon sa kanya, baka maulit daw kasi yung nangyari, na baka sa susunod, tuluyan na siyang madali. At eto naman ang kwento ng aking lola sa mother side na lagi niyang kinukwento kinamamang. Pero paalala, nangyari ito matagal ng panahon ang nakalipas. Isipin niyo, 70 years old na ang mamang namin ngayon. Sa mga panahong yun, hindi pa raw siya pinapanganak. Pero yung mga nakakatandang kapatid, ipinanganak na nang mangyari ito. Si mamang kasi, dito na raw pinanganak sa Mindanao. Noong nabubuhay pa si Lola, lagi niya raw kinukwento ang mga karanasan nilang yon. Laging bukang bibig din yung naiwan nilang mga lupain. Pero bago ang lahat, eto yung maikli naming kwentuhan ni Mamang. Manarbi sila o kumay. Dito sa layo-layo mo ko ang area, may nag-aso. Nakagatap ako, mando sila tabako ako mama. Oo niya, nakagaw. Pag sila, ato sila ito nag-aso, kay magsindi. Nainay sila ganito. Kasi mag-agit dalan, makuha lang sila. Oo. Oh. O mag-ain na. Lugar sa mga engkanto, humon-hon. Gaya ng sabi ko kanina, ang pamilya ni Mamang ay nagmula sa bayan ng Visayas, partikular sa Leyte. Ayon sa kanya, medyo malawak din umano ang pag-aari nilang lupain doon. Nasa bandang paanan sila ng bundok, tanaw at malapit daw ito sa lugar ng mga engkanto na kung tawagin ay isla ng humunhon. Pinaniniwalaan ng mga tao na marami umanong naninirahang engkanto sa nasabing isla. Napakatahimik umano ng lugar nila lalo na sa gabi at ang lalayo pa ng mga kapitbahay. Yung tipong kapag naubusan ka raw ng gas at pospro, talagang hahayaan mo na lang lumipas ang gabi kaysa sa bumili. Paano kasi, ilang kilometro umano ang layo ng mga kapitbahay at tindahan. Simple lang ang pamumuhay na mayroon sina Lola. Pagtatanim ng palay at kung ano-anong gulay. Araw-araw umano silang nagtatanim at pumupunta sa sakahan. Mga babae raw ang mga kapatid ni Lola at lahat sila naninigarilyo ng tabako. Sa oras ng trabaho, hindi pwedeng walang nakausling tabako sa mga bibig nila. Yun ang nagpapasaya, nakakapagpagana sa kanila habang nagtatrabaho sa sakahan noong araw. Sa katunayan, noong nabubuhay pa ang lola ko, siguro nasa mga 6 o 7 taong gulang pa lang ako noon, kapag bumibisita kami ni mamang sa bahay nila, nakikita ko na may nakausling tabako na gawa sa dahon ng saging ang nasa bibig ni Lola habang naglalaba sa palangga ng parang malaking takip ng soft drinks. At yun na nga, ayon sa kwento ni Lola, minsan isang araw ng anihan, habang nasa sakahan, naubusan umano sila ng pospro. Hindi makapag-concentrate sa trabaho dahil walang umuusok na tabako. Maya-maya nun, naghanap daw talaga ng paraan si Lola. Manang, paano ba tayo makapagsindi nito? Tumayo na rin ang nakakatandang kapatid niya, palingon-lingon sa paligid at nakitang may maliit na usok sa bandang taas ng bundok sa unahan. Ayun oh, may umuusok, may naguuling siguro dyan.
Tara, puntahan na natin. So yun na, tatlo silang pumunta. Ayon sa kwento ni Lola, medyo mataas sumano ang bundok na yon at kinakailangan nilang umakyat. Sa kagustuhang makasindi, hinanap nila kung saan yung bandang may usok. Tinahak nila yon pero sa gilid ng bundok sila dumaan. Dahan-dahan nilang nilalakad, paikot at paakyat. Wala raw daanan ang lugar na yon. Mahahaba pa ang talahib, yung tipong kapag ikaw ay yuyuko ay talagang hindi ka makikita. Noong nasa tuktok na nga sila, nakita nila ang isang maliit na kubo at isang malaking lalaki na nakatalikod naman sa kanila. Yung pwesto nila Lola, mababang bahagi yon at matataas ang mga talahib kaya hindi raw sila makikita. Hindi raw sila agad lumapit nun dahil bigla silang nakaramdam ng kakaiba. Bigla umanong nanindig ang mga balahibo nila. Malaki raw yung tao. Maitim, pawis na pawis. May kung anong niluluto at doon nagmumula ang usok sa harapan niya. Manang, ang bango ng niluluto niya no? Parang may nililit yun. Shhh, wag ka munang maingay. Sagot ng nakakatandang kapatid ni Lola. Naglakad pa sila ng onte palibot upang makita kung ano ang nililit yun ng maitim na tao. Dahan-dahan lang sa nilalakaran at hindi sila gumagawa ng kahit na anong ingay para hindi mapansin ng lalaki. Bahagya na nilang nakita ang ulo na iniikot ng tao sa baga. Malaki at parang mahaba umano ang mga paa nito pero hindi pa rin nila maklaro kung anong hayop ang nililitsyon nito kaya umikot pa sila ng onte habang nakayuko. Napapatanong na raw sila noon kung bakit ganun kalaki ang nililitsyon ng taong yon gayong nag-iisa lang naman siya sa kubo. Noong makita na nila ng buo, napaluha ang mga lola ko. Nanginginig, namumutla at halos hindi makapaniwala sa nakita. Paano ba naman kasi ang inakalang kung anong nililitsyong hayop, isa palang tao. Isang kaawa-awang bata. Katulad ng katulad sa nakikita natin sa mga litsyunan, ganun na ganun daw ang pagkakatuhog sa kawayan sa katawan ng bata. Pero yung tiyan bukas at parang walang laman. Namumula na umano ang ilang bahagi ng katawan nito habang iniikot-ikot sa baga. Kumukurot-kurot pa raw ang lalaki sabay subo, pinitikman-tikman ang balat ng bata. Sa tansya nila Lola, halos 5 hanggang 6 na taong gulang lamang ang bata. Sa puntong yon, mabilis na silang naglakad pabalik pababa ng bundok. Noong medyo malayo-layo na, tumakbo na sila ng mabilis pabalik sa sakahan habang humahagulgul sa iyak. Nagkasugat-sugat pa ang mga paa nila noon pero hindi na ininda sa tindi ng takot. Sa lugar daw nilang yon, dati pa man may mga aswang na raw talaga. Sa katunayan, normal lang umano sa kanila ang makarinig ng mga nilalang na ito, lalong-lalo na sa gabi na napapadaan lang naman. May napapabalita rin na may nawawalang mga bata sa ibang lugar pero wala namang pruweba na aswang ang may gawa nito. Hanggang sa nasaksihan nga nila yon, doon pa lamang naniwala sina Lola na totoo palang aswang ang bumibiktima sa mga batang nawawala sa lugar na yon. Na malamang, totoo yung kwento-kwento na pinalitan di umano ng puno ng saging ang katawan ng isang batang namatay sa lugar na yon. Inakala ng magulang na ordinaryo lang ang pagkamatay ng bata, yun pala. Pinalitan na ng mapanlin lang na aswang. Nang dahil sa nasaksihan nila, nagkatroma sina Lola noon. Halos hindi sila makatulog sa gabi at halos hindi sila nakakapagtrabaho ng maayos sa sakahan. Simula noon, nagdesisyon ang pamilya nila na lisanin na lang muna ang lugar. Magpakalayo-layo at babalikan na lang sa susunod. Yun nga ang ginawa nila. Bago umalis, sinabi nila yung nakita na nilitsyon na bata. Yung lupain,
Iniwan muna ito sa kakilala na matagal nang tumutulong sa sakahan nila Lola. Lumipat sa Mindanao at hindi na nila nagawa pang balikan ang lupain nila sa lugar na yon. Hindi na rin nila alam kung pinuntahan ba ng mga tao sa lugar na yon ang kubo kung saan nila nakita ang lalaking may nililit yung bata. Wala na silang balita pero sana nahuli ang aswang na yon. Isa sa mga dahilan kung bakit nila nilisan ang lugar ay dahil sa klase-klaseng sakuna raw ang nagaganap sa lugar na yon lalo na kapag may bagyo. Tumataas ang level ng tubig sa dagat na umaabot hanggang sa taniman nila. Pero ang pinakadahilan talaga nun ay yung nasaksiyan nilang nilityo na bata. Naayon kay Lola, marami di umanong mga aswang sa lugar na yon. Nitong nakaraang Pasko lang, December 25, 2020, tinanong ko ang isang kapatid ni Mamang tungkol sa kwentong ito. Ang sagot niya ay oo, totoo ang lahat ng mga karanasan ni Lola na yon. May panghihinayang nga silang magkakapatid dahil ilang hektarya rin daw ang lupain na iniwan nila Lola. At dito na po magtatapos ang kwento natin ngayon. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. At bago po natin tuluyang lisanin ang kwentong ito, ay nais ko munang batiin ang mga members ng ating channel. Unang-una kay Ma'am Len TV na 6 months member na. Kay Bayot Ako Pero Rakista na 7 months member. Kay Errol Bugoy na 6 months member na. Kay Soxar Jen Creepy Tales na isang horror channel din, no? 3 months member na po si Ma'am. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Alvin Santiago Samsona, kay Rose Ulalia na 4 months member na. Kay Lilian Colliado na 6 months member. Kay Jason Laurinio, Lady Jackson na 3 months member na. Kay Yoshi Aki Igarashi na 1 month member na. Kay Sweet Lady Centeno na 3 months member. Kay Jonizel Alviola na 3 months member. Kay Christine also na 7 months member na. Thank you ma'am. Kay Jovi Taghap na 3 months member na. Kay Night Shift Stories na isang horror channel na 1 month member na si Sir. Bisitahin at suportahan po natin. Kay Honey Rose Hernandez na 1 month member na. Kay Sarah Brightman na 3 months member na. Kay Lovie Delry na 3 months member. Kay Elsie Diacosta na 5 months member na. Jackie Jose na 2 months member. Kay Jacqueline Jose na 3 months member na. Kay Burns A na 4 months member. Kay Jade Brewer na 3 months member na. Johnny Lynn Bio na 4 months member. Kay Georgina Bati na 5 months member na. Kay Wilma Tambuyat na 5 months member. Kay Hope Riker na 5 months member na rin. Kay Tals 2015 Katahom na 7 months member. Kay Darlene Kabatuan na 7 months member na rin. Angel Flores na 7 months member. At kay Miss Puerto na 7 months member na rin. No? Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. Ang Panginoon na po ang bahala sa inyo sa mga kabutihan nyo guys. At para naman po dun sa gusto pang sumali, no, sumuporta dito sa ating munting channel, click nyo lang po yung join button na katabi sa subscribe button. Makikita nyo po yung kung paano magbayad, no? May available po yung Smart and Globe na mga SIM. Magpa-load lang po tayo ng regular load. And yun, mau-auto shoutout na kayo kahit hindi kayo magko-comment sa ating mga latest video uploads. So yan, maraming salamat po ulit. At syempre sa mga commentators natin last update, isang mabilisang shoutout lamang po guys. Unang-una kay Jason Laurinio, ayan pinakaunang commentator natin, kay Dimples Yumi, kay Mahal Coronel Marites Mending, kay Rose Ulalia Christy Harm, kay Mac Glenn Habagat, John Raniel Sakate, kay Norjena Ibrahim Timan, Tiktilaok Stories, kay Rubina Dairo, kay Imelda Reyes, Story Hikes of Totsky, kay Miss Mary Asilar, James Kaisolon,
Kay Arthur Rubax on the mix, Helen Johnston, kay Jesslyn Lapore, Dennis Gadugdog, kay Rosiel Divino, Gina Kalunod, Christine Olson, kay Michelle Cusay, kay Jonizel Alviola, kay Iris Tashibana, kay Maricel Naadat, Florita Peros, kay Maricel Caramansion, Filipina Palsario, kay Leslie Leslie, kay Randy Alora, kay Ophelia Yasin, Len TV, kay Teresita Ceroni, kay Danilo Batitang, Sarah Brightman, kay Errol Bugoy, kay Ludivina Valencia, Jovi Agustin, Jude's Evening Star, kay Sid Vicious, Raymond Berth Diamante, kay Rachel Isidro, Jovi Oberos, kay Rasimar Gimpisiao, ayan, Gimpisao pala, kay Anton Parcon, Darlene Kabatuan, Peter Paul Balyarte, kay Eloisa Pasha Vlog, kay Virginia Ablen, Evelyn Yang Aguilios or Aguilos pala, kay Hati Van Viven Suarez, at kay Christian Nicole Lotivio. So yan. At sa mga silent listener, ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan ang notification bell para po ay updated kayo sa mga bagot na kakasabik naming mga kwento. Muli po mga kaibigan ko, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang mga suporta dito sa ating munting channel. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.